Annyeong haseyo! Curious about the Philippines and Korea? Our podcast is for you. Annyeong Kwento Mo is a podcast where we will talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Hosted by Lloyd and Jas, be amazed and inspired with different stories yet to unfold. Listen to our podcast only here at Pinoy Soul Radio. Podcast where we will talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Do you have a story to share? Well then, here is Annyeong Kwento Mo from Valenzuela. Annyeong, I'm Lloyd. Annyeong, I'm Jas. And hello sa ating guest for this week. And we are back, of course, with another episode. Yes, and for this week, we will get to talk about K-pop since our guest today is also just like us, a fan. And Jas, you can probably relate to him very much. I'm sure. I'm very relate sure. Much. Makaka-relate. Yes. Baka nga, same pa ng bias, I think. But magkakaalaman. Magkakaalaman. And then this is your sign na to join na din, to stand yeah. NCT. Since yung songs nila, very frequent sa charts natin. And yun, sa Monday show natin na tag dito yung PS per request. PS per request. Kahit ako lang naman yung nag-request nung songs na NCT. So, Lloyd, I guess this is your sign. This is my calling. Your calling. Yes, and that's right, Jas. We will also probably get song recommendations then from this interview. And who knows, alam mo naman na pag new song from someone, it's a possible chance na mag-stan. And like yung lagi mo sinasabi sa amin, the music that you like usually comes from your friends. I guess, ewan ko kung makukonsider niya tayong friends. Hopefully, after this interview. Better yan. Speaking of friends, shout out sa classmate natin and fellow N citizen na si Hannah for suggesting this special guest for this week. And big thanks sa'yo. Of course, I always say that to you. Ikaw din yung reason kung bakit nandito sa fandom na to. Yung crazy siya, pero masaya naman. So again, through this podcast, gusto ko magpasalamat sa'yo. But Lloyd, one question, like always, every week, gusto ko magtanong, how did K-pop change your life? Kasi you shared sa amin tatlo ni Pipoy during duties natin. Nitong pandemic lang din, like most of us. Pero I guess yung pandemic, you were one of those na, alam mo yun, parang nag-enjoy and then just went with the flow, ganun. Yeah, with the craze then. Alam mo, just dumating yung K-pop sa life ko in the most unexpected way. Kasi diba pandemic nga. And I was really struggling to find an outlet para maging masaya and maging sane. So fast forward to that moment, I discovered BTS. And grab it. It was a full 360 moment stunning them. And they did change my life in a way na I have a group na pwede kong puntahan whenever I feel sad, bored, or if I need a break. So, I guess BTS talaga yung, as of now talaga, yung go-to K-pop group ko. I would agree. Yung dun sa sinabi mong go-to, pag like bored ka, if you just wanna be happy, yung parang to keep you sane during this pandemic. And yeah, ako din naman, nung pag-release nung Dynamite, it was also a start for me. And just like almost a year ago, nakita ko lang sa Facebook, tinanong ko yung classmate natin, ayun na, wala na, nabubudol na and not good, and good naman siya. It brought me happiness and something to look forward every day, alam mo yun? Kasi hindi mo alam kung kailan uploads, but for like NCT, hindi tayo sure kung meron ba today or mga tatlong videos or what. So, it's happiness in short para sa akin. Yeah. And yung excitement din kasi na nag-provide nila, kasi diba, with K-pop groups kasi, not just BTS, NCT, pero yung other K-pop groups din existing right now, yung excitement kasi na binibigay nila sa mga fans nila, it's really different eh. Parang alam mo yun,
every day parang it feels like you are looking forward to something or something na unexpected. O yun nga, yung mga term na sinasabi nila, mga pasabog na, alam mo yun, mga out of nowhere na lahat, tapos bigla na lang mag-freak out yung mga fans. Yeah, and then enough of us and our story kung paano natin nahanap yung ating favorite groups na ini-stan. So, sino ba tong guest natin for this week? So, ito na po ating mga Annyeong Kwento Mo listeners who are tuning in right now. Our guest for today's episode is a Filipino content creator and a K-pop fan who gained his popularity through making K-pop content on TikTok. He has more than 71,000 followers and 5.9 million likes accumulated across all of his videos on the said platform. He is known for his video about Squid Game NCT Edition that went viral with over 2.5 million views. Please welcome on the show, Mr. Sam Valenzuela. Hello po! Hi! Hi! So, ito na nga. Sundo talaga. Ito na nga. Ito na nga. So, papakilala mo na ako. Like, nandito siya. I don't... TikTok lang. And then, here he is. Yes po. Actually, hindi ko rin in-expect to. So, nag-set talaga. Ano ba? Like your first podcast or guest? Yeah, actually, this is my first interview talaga. Mga guesting. So, tinake ko na rin siya. Diba? So, opportunity na rin to para to get to know me, diba? Sa mga... Yes. So, pakilala muna ako. Hi po, I'm Samuel Valenzuela of Calamba City, of Laguna. I'm student of City College of Calamba and I'm 22 years old. Age lang tayo, diba? Age lang. Yeah. So, before anything else pala po, we would just like to, ayun nga, magpasalamat na din for accepting our invitation. And alam mo yan, we are very excited and looking forward talaga to know you better in this podcast. Yes. And ayun, since we all have a common ground, which is K-pop, I'm sure na magiging masaya tong episode na to. Let's claim it na. And by the way, before anything else pala po, kamusta naman po kayo? Kamusta ang buhay, fanboy? Actually, masaya and nakaka-pressure onte kasi 'di ba? Alam mo naman, meron kang marireceive na mga messages na ba't ka K-pop fan? Kasi 'di ba, may mga nai-receive tayong mga K-pop fanboy na alam mo ba, pambabae lang 'yang K-pop. Ba't ka nag-i-stan ng K-pop? Kasi alam mo naman, 2022 na, 'di ba? So, meron pa rin nag-invalidate ng feelings. So, ang sad lang kasi K-pop is ano na rin coping mechanism. Oh, 'di ba? Like happiness na rin natin. So, 'yun. So sana wala nang mga tao na makapagsabi ng mga ganung messages kasi masakit din sa atin, 'di ba? Sa mga K-pop fanboys kasi parang naka-receive kami ng discrimination, 'di ba? So parang kapag K-pop fanboy ay bakla 'yan. Ganun agad 'yung mga nasasabi nila. Very ano nga. I mean, ako din, hindi pa ako nakaka-experience like yung first-hand experience na magbabash ng gano'n or baka ka-encounter. Pero knowing nga yung iba ko din mga kakilala or even yung mga tinatawag nating moots, di ba, sa Twitter. Moots. May mga nakikita din talaga ako na they go through ng mga ganyang bagay and it's really sad. And alam mo yun, nakakalungkot talaga kasi here in the Philippines, very, I don't know kung i-generalize ko ba, pero grabe din kasi yung club mentality and yung pagiging close-minded ng ibang tao with K-pop. And alam mo na yun, like yung mga standards kung paano dapat mag-act, ano dapat nang gawin ng lalaki, di ba, compared sa babae and vice versa. So, very sad siya. On point, yung pinag-usapan namin to nung thesis, though yung thesis topic naman namin, hindi K-pop, nagulat yung isa kong group, share ko lang, si Duday, na bigla daw yung nag-boom this pandemic, yung mga hindi mo inakala magiging fan, naging fan of like certain groups. Tapos parang... Kasali ba ako dyan? Oo, kasali din ako dyan. Although matagal na sa akin ang K-pop. Yeah. Parang napag-usapan namin dun na yung, yun nga, yung parang dinidiscriminate yung porket lalaki ka K-pop fan. Tapos parang nag-speak up ako nun. Sabi ko, ang lakas nila like Mang Asar and all that. Pero at the back of all those na sinasabi nila, malalaman mo na lang, followed na ang Twice sa Instagram. Sabi ko, oh, di ba sinong like linuloko nila? So I guess there's nothing wrong talaga. And it's interesting kasi that's one of our questions mamaya. So, yeah. On point yung ginawa nating set of questions. Yeah. But for now, yung listeners natin are, I guess, very excited na din sa topic natin.
Before anything else, Sam, can you please tell us something more about yourself? Before akong maging K-pop, I love dancing. I love playing instrument like drums, keyboard, guitar. Actually, nag-aaral pa lang ako ng guitar eh. And I love watching K-dramas, of course. So, di mo mawala yun. So, I love ano rin, learning Korean, Hangul. Wow. So, parang may common ground talaga lahat nung ano natin. Parang alam mo yun, na-embody mo lahat ng mga guests namin, yung previous guests. Like, meron kaming nag-aaral ng Hangul, tapos meron naman ng nasa part naman siya ng variety show like talent or singing ganun. Oo, and then so, ito pala lang like, combination ng lahat ng guests. And then may very talented kami, si Nuna, 'di ba, for K-drama. So si Sam, yeah, K-drama. So K-drama. Si Sam, all in all around. We didn't yes. know that. So napaka-interesting. So fitting din siya sa ano, yung ina-aim nating topic for this podcast. Yeah. Yeah, yun. Kasi di ba before deciding to start a K-pop group, laging meron talaga tayong unang group na nakakapagpa-hook sa atin or nag-introduce sa K-pop world. And so, Sam, we would just like to know, what's that group that made you listen to K-pop? Is it, NCT or you had stan, ano, parang mga previous groups before that? Actually, no. Nag-start ako sa Girls' Generation when 2014. Because of my cousin. So, naririnig ko yung mga kantahan ng Girls' Generation. Like, sobrang ganda. So, na-catch up yung ano ko, na-catch yung attention ko. So, nung tinignan ko, wow, ang gaganda, ang talented. So, yun. Pero, after nun, parang wala pa akong interesado masyado sa K-pop nun. So, nung 2016, dyan na talaga nag-start. Like, nagtuloy-tuloy na. So, my classmate introduced BTS. Yan, dyan tayo talaga nag-start. Mostly. Di ba? Mostly sa BTS. Yeah. So, nakita ko, ang gaganda, ang angas, ang ganda ng sumayaw. Of course, di mawala ang pogi din nila, di ba? Visuals. So, sobrang talented, sobrang talented. So, alam mo naman, I love dancing. So, talagang mahikayat kang i-stance nila kasi ang gaganda ng sayaw nila. Yung una kong video o music video na napanood nila, dope. Which is wow. Sobrang dope talaga. Dope. As in, sobrang dope. Diba? Right. So, yun. Nagtuloy-tuloy na. And since una kong na-stan yung BTS, of course, marami pang K-pop dyan. So, yun. Hanggang mag-change, hanggang makarating sa NCT. Wow. Pero, ngayon pa, with your current situation, is it NCT na lang talaga yung in-stan mo? Or are you a multi-stan now? I'm a multi-stan. I stan Red Velvet, The Boys, NCT. Oh. So very diverse din pala right now yung I guess ako kasi since nga parang na-discovered na very hooked ako sa K-pop during the pandemic lang. Hindi ko pa na-experience yung mga ganyang bagay like yung multi-stan. Although with regards to the music talaga ng other K-pop groups, siguro I consider myself as a casual listener pala. Parang andun pa lang akong level, pero di ba? Who knows? Malay mo. Ito na yung sign. Na, make sure. Bago mag-send ng ating OJT Lloyd. Ito kasi si Jas talaga yung like nag-super introduce sa akin sa NCT. Kasi we had this parang conversation nung during ng OJT namin na parang minsan napupunta yung topic sa K-pop and then NCT. And then plus yung mga songs pa, lagi siyang na-recall ko kasi nga, since we manage a radio station, yung mga songs na pinaplay din na NCT, naano ko na din siya, like napipick up ko na. So, feeling ko it's a step-by-step process, di ba, Jas? Yes. So, let's see. Yeah. Isa, uy, na-alas as well sa child. Sa child, di Mark. This is it. Now. Grabe. Yeah. Accomplishment pag by the end ng ating reporting or LJT, may bias ka na, I'm gonna make sure. Sama mo yung daily report for me. But Sam, when did you start stanning yung NCT? We asked puro NCT kasi it's yung nakita namin very common. Yung may intindihan din namin in a way. So, sorry ko puro NCT yung question. So, when did you start stanning the NEO? Okay. Okay lang ba? Ay, tayo lang to. So, start ko i-stan yung NCT kasi ano, I love aesthetic Instagram kasi. So, nung nagkaroon ng teaser yung NCT Dream,
sa Instagram nila. Like, naligaw lang siya talaga. Then nakita ko, ang angas naman nito, like, ang ganda. So, nung chineko ko, NCT pala. So, na-curious pa ako, bakit parang ang daming NCT? May NCT Dream, NCT 127, may Wavy. So, doon ako na-curious. So, nag-search na ako kung ano meaning nun. Yung pala, units pala yon. So, back when April, yeah, April ako nag-start ano yun eh. Nag-check na mga background nila since 2021. Yeah, 2021. So, 1 year na akong NCTzen. So, yun. Hanggang magkaroon ako ng in-invest ko yung time talaga sa kanila kasi sobrang ganda. Like, ang talented. Like, kung ano yung nakita ko sa BTS, ganun din. Pero may something dito sa NCT na kakaiba. Like, tingnan nyo, 23 members and increasing. Like, ang unique. So, yun. Kaya, na-stan ko sila. So, a year lang. Buti hindi ko nasabi kanina. Feel ko matagal na tong fan. Kasi yun yung nasa original na ano namin, yung flow. Buti hindi ko nasabi. So, wala. Nakakagulat lang. So, very common ground nga. Ako, like, around May. So, yun din. Masunod same process. Oo, same process. Yung akin naman, hindi Instagram. Nadaanan ko siya sa, alam mo yung Facebook ad, yung sinasabi ni Sir na parang, if gusto mo i-boost yung post. Ah. Ganun. Sabi ko, ano to? Tapos pinanood ko yung teaser ng Hot Sauce. Tapos may isang member dun, nag-nod lang siya. Sabi ko, ay, wala. Oh my God. Tapos, Hot Sauce era din. Oh, ikaw din same ba? Same Hot Sauce era. Oh my God. Teaser pa lang na Hot Sauce yun. Kaya dun ako na-curious. So, nasundan ko hanggang comeback. First OT7 comeback ng Dream ata nun. Like, oh yeah, oo. Oh, yeah, diba? Oh wow. And then sabi ko, uy, fan yung sinasabi kong classmate namin. Sabi ko, uy, nakita ko yung teaser. Tapos kinabahan siya, baka bias niya yung umano sa akin. Tapos, promise. Sabi, sino yan? Screenshot mo, balikan mo yung ano, yung video. Sabi, sige, hanapin ko. In-screenshot ko. Sabi, may taste ka. Kasi si Hetchan yung ano, yung una kong screenshot, tapos sumunod ata si Jeno. Then after nun, sabi, as hey, tsaka pala ha, ito, fan cam ng baby, don't like it. And after nun, wala, dead na. Nabudol na din. So, after nun, we would also like to know, Sam, what do you love the most about NCT? Actually, yung ano, mga kanta nila, mga music, like, ang ganda. Especially yung talent din nila, of course. Kasi, di ba, like, gaya na sabi ko kanina, I love dancing. So, yung mga sayo nila, mga music video nila, they're dance cover ko din. Oh, wow. Take some time. Grabe your effort. Applause to that. Pero, who's that member who got you into standing the group? Actually, ang una ko talagang naging bias is si Jeno. For 1 month or 2 months. And then, eto na, full-time Hechan stan na. Baliktad tayo. Diba, una mong si Hechan, then si Jeno. Oo. So, sunflower ako since, yan, 1 year sunflower na rin. Oh, wow, buti. Later, we'll find out sinong nakakawasak ng pagiging sunflower mo. But anyway, Lloyd? Alam, gusto ko kayo pakinggan. Like, nag-enjoy din ako. Kasi diba, may common ground nga kayo. So, grabe, na-entertain din ako. Kasi, na-feel ko yung, like, yung na-feel nyo ngayon na parang meron kang kasama na kaparehas ng gusto mo. Like, halimbawa kayo, NCT yung common ground niya. So, very, alam mo yun, nag-click agad. So, wala lang. Nag-enjoy lang ako. Nakatawa lang ako kanina. It's your sign. Haba na nun. Yeah. But anyways, since we already know na, like yung background mo, kung paano ka nag-start maging K-pop fan, and like yung mga bias, and other stuff. Now, let's talk about naman sa mga K-pop collections. Kasi, nakita namin yung TikTok account mo, parang just mentioned na parang you collect them before, like mga K-pop collections like merch, yeah. Photo cards, and other stuff. So, what is the most expensive collection you bought as a K-pop fan? Back when I was, di naman I was, kasi until now ano pa rin ako eh, Dobby, The Boys. So, the most na nabili kong ano, the most expensive is yung binili ko yung sapatos na kagaya ng kay Sonu, which is nagkocost ng 6,500. Kasi like ginawa ko talaga ng ano yun, umabot ako ng
Philippines, wala sa Philippines. Tignan ko sa Korea. Alam mo na, sa Korea, sobrang hassle dun umorder kasi ang daming process. Need mo ng number nila, yeah, need mo ng card nila. So, nag-check ako sa Amerika. So, yun na nga, pagkatingin ko sa US, meron pang dalawang stock kasi it's a limited edition na sapatos ni Sono ng The Boys. So, yun, umabot ako ng 5K, then yung shipping fee umabot ng 1.5. So, okay lang. Para sa bias mo, gagawin mo talaga. As long as happy, di ba? Yeah. So, yun. Grabe. I can. Parang, kasi feeling ko din, ayun nga, yung since bias mo nga, gagawin mo talaga lahat, ano, whatever yes. It takes, di ba? Mm. Katulad yung sa situation mo, oh, sige, wala sa Philippines, hahanap ako sa Korea. Wala sa Korea, pupunta tayong US, di ba? Parang, sige, hanapin natin. And yun nga yung gusto ko sa mga K-pop fans kasi very interesting talaga. Like, gagamit talaga nila ang lahat eh. Yes. Yun talaga yung parang, grabe, parang hinahangaan ko sa kanila na alam mo yun, super dedicated, passionate talaga sila to support their idols. So, since you mentioned na rin yung sapatos, kasi yung next question ko is about, di ba nag-collect ka din like ng mga photo cards? Yes. And albums. Tama ba? Nag-collect ka din. So with all those collections that you have, among all of that, ano yung pinaka-favorite mo? Is it yung sapatos pa din ba? Or mayroon ka talagang like top favorite? Photo cards. Mm. Photo cards talaga. Like collecting. Kahit hindi mo naman magagamit yung photo cards somewhere. Pero iba yung hit ng photo cards eh, di ba? Like, lalo na sa TikTok, ang dami nag-unboxing, nag-unpack. Mas maiinggit ka talaga. Bibili ka ng album. Yeah. Like, meron kang paggagastosan ng pera na to. Mapapabili ka talaga eh. Like, yung photo cards. Kakaiba yung hit. Anong pinaka-favorite mo photo card? Ayan na. Jazz. Yung favorite kong photo card? Right now. Wala akong photo card nito ni Hechan. Pero, syempre, yung Silver Universe card. Yung sobrang, no sobrang ano, di ba? SUC. 'Di ba? Mga so like umaabot ng 50 to 100k na photo card. Like gustong-gusto ko magkaroon ng ganun kasi parang ang ganda, 'di ba? Like ang unique, meron kang limited na photo card kasi ano lang siya eh. Limited lang 'yung nilabas ng SM Entertainment na photo card na ganun. Mga 500 per member. So sobrang padad mo kapag naka-pull ka ng isa kahit sino man, 'di ba? And then ikaw naka-pull ka. Hindi. Hindi, akala ko meron. Sabi ko, oh wow. Hindi. One lucky ano. Mm-hmm. Pero ano, related yun sa next question ni Lloyd actually. Yeah, since you mentioned na yung, like, yung value ng photo cards, umaabot ng 50 to 100,000. Oh my gosh. So, yes, with that, since na-state mo na yun, what are your thoughts on K-pop fans who spend thousands of money for a photo card? Like yung, kasi may na-encounter na rin talaga ako like sa mga ARMY na nagbibid sila ng photo cards, yung mga limited edition. Then may mga nagko-close ng deal like 100,000, 120, like how? Grabe! So what are your thoughts with that? Actually, kahit ako rin eh, nagugulat sa kanila, ba't tumaabot ng ganun? Diba? Like, ang daming mabibili sa perang to. Bakit nag-i-invest sila sa ganun? Sa akin naman, as long as happy sila sa ginagawa nila, diba? Why not? So, kung money naman yung gamit nila, diba? Why not then? So, kung titignan nyo naman kasi, diba? Kung saan sila masaya, edi go na lang tayo doon. Like, lucky go, ano ba yan? Lucky, happy go lucky lang. Happy go lucky. So, umabot man ng 100k yan, 200k. Para sa bias mo man yan, sa favorite K-pop groups, diba? So, why not? Diba? Yeah. Ang thoughts ko lang naman sa kanila is as long as happy sila sa ginagawa nila, wala silang natatapakan na tao, hindi sila gumagamit ng pera ng iba. Kasi meron akong issue na nahagilap before, nang hingi siya ng tulong. Like, nag-viral to sa Twitter. I think I saw that. Talaga? Oo, parang nakita ko yan. Nahingi siya ng tulong sa mga co-armies niya. Then, may kumalat na pictures na binili niya ng mga K-pop merch. Yeah! I saw that! Diba? Bigil ako noon! Ang sad noon. Like, kasi yung iba, nagpapakahirap bumili ng merch, nagtatrabaho, gumagawa ng mga any kickback, diba? So, makikita mo na lang,
gagamitin pa niya yung lola niya para makabili lang ng merch. Ang sad nun. Oo, yan nga yun. Nakita ko yan. Grabe, nanggigil nga din ako doon. Kasi may mga screenshots, tapos nag-viral talaga siya sa Twitter. Grabe. Oh my God. Tuloy yung ulo ko. Naalala ko kasi during the pandemic din nangyari yan. Yeah, pandemic yun. Last year? I'm not 2020 sure. 2020 ata, 2020. Oo, diba? Grabe. Like, paano? Ba't ka umabot sa point na yun for the sake of ano, buying merch and other stuff? Pero, I mean, going back sa ano, kasi medyo umirit yung ulo. Going back din sa... Kaya naman, no? Diba? Pero I mean, going back sa topic natin with regards to the photo cards. Ayun nga, sabi ko kay Jas, like, nagiging topic din namin yan. Na-amaze ako sa ibang tao na at saka din ako curious din sa reason behind bakit ganun nga sila invested bumili ng mga photo cards. Tapos, ngayon ko lang din naisip na since you mentioned yung happiness, for as long as you're happy, naalala ko yung ibang tao, like, for some people, they collect bags, diba? Like, let's say Hermes, Chanel, Louis Vuitton, and it costs thousands din ng pera. Minsan umabot din ng 100 to 200,000, 300, and sometimes people question now, bakit ka bumibili ng ganon? So, ngayon, nung sinabi mo yung term na happiness, doon ko pa lang siya like na-realize na, oo nga, no? Parang it's like you're investing din. It's like an investment din, ano? Kasi you can like you can sell photo cards then or parang pwede mo rin siyang gawing investment talaga like yung lalo na yung mga limited editions. So ayun, na-mention ko lang siya kasi parang it's somehow related or similar to kung paano mag-collect yung ibang tao ng mga expensive things. Ayan, and then actually our next question is related dun sa thought of K-pop being your happiness, yung parang that keeps you sane. We also mentioned this kanina, nasabi mo na din, Sam. One of the main issues that na nafe-face ng men or fanboys in like K-pop, they usually encounter yung stereotype, yung sinabi mo nga, pag like fanboy ka, people question you, bakit mo ginagawa yan? It's for girls. Alam mo yun, although may some people, they start to understand, pero until now talaga, I still hear that. I hear that myself. Though hindi naman ako K-pop, hindi ako fanboy, sorry. Pero I hear that sa mga relatives ko, kasi may mga pamangkin ako na who start to stan BTS, and then paunti na din for NCT. Inaano siya ng tito ko na, bakit ano yan? Bakit mo ginagawa yan? Pero mga bading naman yung inaano mo eh. So ako usually quiet na ako kasi I'm, ano, mas iniisip ko na lang, itong person na to, he doesn't understand kung ano yung feeling of having a favorite, things that make you happy. So we would like to know, Sam, what are your thoughts on people na ganito? Yung inaano nila yung people na nag-i-stan ng K-pop, yung parang nag-i-interfere, like yung sinabi mo kanina. Sa akin naman, sa generation kasi natin, ang daming open-minded, di ba? Like sa generation na to, like sobrang open-minded. So sa akin, wala man ako masyado na-experience sa mga millennials, sa mga kagaya natin na this generation. Sa akin talaga, sa mga boomers. Yeah. Ayan. So wala namang problema sa kanila. So, ina-understand ko na lang din kasi di man nila naabutan yung time na to kasi iba yung panahon nila eh. Iba yung panahon natin ngayon. So, ang sad lang kasi parang sa time nila, free naman sila mag-stand kung sino gusto nila sa mga panahon, sa kapanahunan nila, di ba? So, bakit parang sa atin, in-stand mo yung K-pop group, di ba? Parang dapat i-stand mo yung taga-ibang bansa. Pwede naman si Justin Bieber, pwede si Bruno Mars. Wala, parang meron something dito sa K-pop na parang sinasabi, bakla naman yan eh, di ba? So, kung bakla yan, eh di bakla ka din. Parang, ang sad lang. So, hindi ko na lang din pinapansin yung mga ganun. So, sana, meron din mga, ano, matatanda, like, may mom. So, na-open up ko rin sa kanya. So, she understand naman. And, yun. So, tanggap niya ako as K-pop fan. And kusan siya ano kusan ako happy dun siya. So sana
wala nang ibang mga boomers na alam niyo na kasi sobrang lungkot talaga. Hindi nila alam yung feelings na naming mga K-pop fanboys, mga akala niyo tahimik lang kami pero meron na kaming hinanakit, joke lang. Hinanakit. Pero ano, sasaktan din kami, 'di ba? Tahimik lang kami pero sasaktan din kami. Pero for the sake, 'di ba? For the sake, we choose na tumahimik na lang. Kasi merong mga kapag in-open up mo rin kasi sa kanila, merong iba na parang magre-rebat. Bakit ganito? Bakit ganyan? 'Di ba? So, 'yun. So, mas pinili ko nang talagang tumahimik. Right thing to do, like the best option na lang din kasi if like sometimes pag sumagot ka pa iikot na naman to like another conversation since kayo dalawa, kayo Lloyd and Sam fanboys kayo, oh sasama na kayo, yes pala ako, sige oo, wala lang, it's curiosity na din, ano yung usually hardships na pinagdadaanan nyo aside from yung kanina, is there another one or wala naman? Actually wala naman sa akin. Sorry. Ay, ako pala, wait lang, sasagot pala. Ako, wait lang. Ano man experience ko? Wait. Ah, okay. Actually, hindi naman siya super malala. Pero parang low-key experience lang siya. Kasi during nung, kailan nga na-release yung BTS Meal? Was it in 2021, I think. What? Last... 21 ata. Oh, yun. Eh, di ba super, like, nag-boom din naman? Kasi BTS talaga eh. So, mabilis talaga mag-click sa mga sa ganun. So, nung time na yon bago-bago pa lang ako as a fan. And then, parang, sabi ko, gusto kong itry. Gusto kong matry yung, alam mo yung ganun bumili. Tapos, nung nagpabili kasi ako sa parents ko noon. Tapos, nung dumating, nakita nung kapatid ko, BTS, sabi niya sa akin, BTS meal, gumanan siya. Tapos, sabi ko, ano pa kaya alam mo? Bakit? Tapos, nung binuksan ko ng kinakain ko, humingi din naman siya. So parang, medyo ano lang naman, hindi naman super lalang experience. Pero, from that experience kasi, parang, since na-mention ni Sam yung sa millennials, I think, sa iba kasi, hindi ko naman nilalahat, pero, yung iba kasing tao, parang ano sila sa toxic masculinity. Parang ganon, na pa, kasi ako, with my age, with our age na 21, 22, may mga tao talaga or may mga lalaki na ganun yung parang perspective nila na parang kung mag-stand ka sa let's say K-pop na group na lalaki, iba yung tingin eh. May mga ganun akong tao na ganun yung ano nila eh, ganun yung tingin nila. Hindi ko alam kung dahil kaya sila ganun, is parang na brainwash na yung utak nila with regards to K-pop na. Kasi parang ang tingin nila, like with the K-pop groups na mga lalaki, they use makeup, they do skincares. Yung iba, ang tawag dito? Yung iba parang hindi pasok sa standards sila on how a man should look or on how a man should parang, kung paano siya gumalaw, di ba? Parang ganun. So feeling ko, yun yung reason kung bakit yun parang may mga tao talaga na kini-question yung identity ng iba. Pero yun nga, going back sa experience, yun lang naman, hindi naman like yung super lalang nakipag, alam mo yung basag ulo ko sa kanto dahil lang may mga na-encounter akong ganung bagay. Kasi so far naman, like with my circle of friends, classmates, actually very open sila. Kaya feeling ko, with my point, parang madali akong naka, alam mo yun, like, unti-unti nakakapag-IG story na ako with BTS na ganap, ganun. So, ano naman siya? So far, it's a good experience. Thank you for having me po. And that's it? The joke lang? Ayun lang naman yung akin. Kasi very, ano lang naman siya. At saka, I'm not looking forward to experience that. Kasi very sensitive din akong tao. But anyways, ayan na. Since napag-usapan na din natin, like yung mga main issues talaga, na alam mo yon, kami ni Jas, we really parang took this opportunity din na pag-usapan kasi nga ano siya eh, parang it is something na we should address na din, and since we have a platform like this na podcast, so it's good na pag-uusapan para din ma-help to parang enlighten or educate yung other people, so alam mo yon, para malasan na rin yung mga ganong bagay. Pero ayun nga, with TikTok naman kasi alam namin na
grabe yung reach mo. I mean, 71,000 followers. How? Di ba? Parang ganun. Ang galing-galing. So, currently, yun nga, you have 71,000 followers and it's a big achievement for someone, di ba, na makakuha ng ganun. So, Sam, what can you say about your contents being viral on TikTok? First, sa 71k followers ko, di naman ganun kalaki, pero sobrang saya na magkaroon ng ganun followers, di ba? So, sa TikTok videos ko, sobrang nakoko-overwhelm. Like, yung unang video na yun, like, ang random ko lang kasi, what if mag-content ako ng K-pop? So, di ko naman in-expect na magba-viral pala yun. So, after mag-viral yun, I receive a lot of messages na appreciation, ganun. Then, doon na nag-boom yung mga followers ko. And then, nasundan na to nung sunod-sunod. So, yun. After ko mag-content ng content about NCT, so, tinuloy-tuloy ko na. So, nagustuhan naman nila. Kaya yung followers ko, nagtuloy-tuloy din. Yeah. And I think you deserve it din. Kasi grabe, super entertaining din talaga yung mga contents mo on TikTok. Kasi nung inlisto ka nga grabe. Ito si Jas, tuwan-tuwa nga siya as an NCT fan. Very relatable. Pero since, ayun nga, yung 71,000 kasi yung followers, ang dami na din nun to be fair ha. Kasi 71,000 na people, like yung na-reach mo. Or like yung na-hook sa contents mo. So, for sure, di ba, since you have that popularity na rin on TikTok, it's inevitable din to, alam mo yun, to experience bashing. Kasi may mga tao talaga, lalo sa TikTok, di ba, parang ang lalakas ng mga tama nung iba doon. Yung diba yung mga nagko-comment ng since pinako tinitik advantage din nila yung kaya nila maging anonymous or something, pero may mga ganun talagang tao na sobrang lala din mambash. So, with that po, how do you handle bashing? First, iniisip ko na lang hindi naman sa kanila, di lang naman yung mundo ko umiikot sa kanila. So, nag-focus na lang ako sa mga supporters ko and followers. And yung bash ko talaga is nag-start sa Twitter. Alam niyo naman ang Twitter, diba? Yeah, sobrang ano doon. Kasi, meron akong itong content video na to, yung nag-viral, na ano ba yun? Imitating NCT. So, ang sa akin dun is imitating the voice, not the NCT. So, nakakita ko dun sa Twitter, ano ba ito? Hechan Bila, ano, Hechan Wannabe. Kahit wala man ako sinasabi, like, decision sila. Like, you know, mga pala decision kayo. Wala man ako sinabi na ginagaya ko si Hechan, ginagaya ko yung itsura nila. Kasi alam ko naman yung limit, diba? Ba't kung magagayain? Eto ako. So, I love myself. So, kung sino man ako, eto talaga ako. So, ba't kung magagayain ng isang Hechan? Pati walang wala ako dun, diba? Like, eto lang ako. Ganito sila. Ganon. So, yung iba kasi is, ano na eh, lumalagpas na sa boundary eh. Diba? Dumating na rin sa face shaming, sa nagkaroon na rin ng death threats, yan. Oo, nagkaroon na ganun. So, beside that, meron pa rin ako mga supporters. So, yung nag-start ng bash na yon, sinugod siya. Di naman totally sinugod. So, inano siya, ano ba tawag doon? May tamang ano doon eh. May nag-speak up about sa kanya na mali yan, ganun. So, ako, eto, nandun lang ako, tinitignan ko yung mga issue. So, ang sakit man tignan, sakit pa sa akin. So, meron pa rin itong mga supporters, which is mas marami. Mas marami sila. So, sobrang natuwa ko kasi mabilis natigil yung ano, yung issue. Kasi it's an issue na ano eh, na hindi siya kagaya ng issue na may ginawa kong mali. So, it's a kind of issue na may makita lang silang ano sa'yo. Na ayaw nila. Parang ganun lang. Diba? Kasi may mga issue na ano talaga eh. So, ang bilis din naman mawala yung issue. So, ginawa ko na lang. Nag-focus na ako sa mga supporters ko. Nag-focus ako sa friends ko. Hanggang mawala yung issue na yun. So, natutuwa lang ako. Kasi after kung hindi mag-post ng TikTok videos in 2 days, pagkabalik ko, ang dami nag-welcome sa akin. So, sabi niya, kamusta ka na po ba? So, paano kung hindi gaganahan mag-TikTok kung meron kang ganung supporters, di ba? So, nag-focus na lang ako sa kanila talaga. So, mga videos ko is for followers lang, for supporters, so mga naniniwala sa akin. Kaya sobrang happy ko na hayaan ko na yung mga bashers na yan kasi
anong gagawin ko sa kanila, 'di ba? Kung meron mga supporters. So, 'yun. Yeah, I guess that's one good thing din kasi with alam mo kung marami ka kasing kung tama yung ginagawa mo and marami nagsusupport sa'yo, yun yung parang bagay na you should not take for granted din. Kasi tulad nung feeling ko very shallow lang naman yung ano eh, yung parang pinagmulan nung issue and the fact na nag-invest ng time at sumugod talaga yung mga supporters mo, kung ilan man tao yun or kung isang tao man yun, di ba? Parang it shows na parang tama ka. It shows na mas pumanig sila kung sino yung tama. And yun din yung gusto ko sa TikTok kasi parang aside from you give entertainment, yun nakukuha mo kasi parang bonus na rin yung ano eh, yung kung makahit ka man ng 100,000 or something. Parang it's the connection, the relationship you build sa community na yun. And ano pa masasabi ko? Kasi medyo maano rin ako, parang very natitrigger din ako sa mga taong, alam mo yun, ang galing-galing mag-bash. Yes. Yung mga ganong tao, yeah. Yung, ano bang trip mo sa buhay ko? Gusto mo parang gulo, ano? Ba't kailangan ka pa mandami ng ibang tao? Kaya very, alam mo yun, somehow may pinanghuhugutan din ako. Kasi even sa Twitter kasi, ang bilis kasi ng cancel culture. Oo, so buti nga lang yung sa'yo, hindi sila nagpadala doon sa, alam mo yun, hindi sila sumakay sa issue na sobrang babaw naman. Ano ba yun? Kaya mahirap din. Pero it's good din na, alam mo yun, you know your limits and you choose your own battles din. So, ano pa ba? Just, ay ako na pala. So, ayun. wala ako sa momentum natin kasi bashes yung topic. But anyways, for sure, aside from the most viral contents on TikTok that Jas mentioned earlier, we would also like to know, kasi ang dami mo na rin nagawang contents on TikTok, di ba? Ang dami na rin videos. And among all the TikTok contents that you made, what was that one video that you are most proud of? Sa akin is yung, yun nga, yung imitating NCT. Like, hindi ko rin in-expect yun. Kasi yung unang pag-boom ng video na yun, I received a lot of messages. So, nagkaroon ako ng international followers, nagustuhan nila. Wow. Yun. Kahit dun man nag-start yung pang-babash. Pero, since marami rin naman followers and supporters, so mag-focus ako sa kanila. So, sobrang saya. Kahit nakaka-overwhelmed. Nakita nyo na rin ba yung video na yun? I guess, nadaanan namin siya. Nadaanan. Actually, nasa folder naman siya sa TikTok, yung mga million views ko. So, nilalagay ko doon. Nakita ko nga siya doon, like nakakompile. But anyways, yun nga, di ba? Since ang dami mo na nga like, mga contents na na-provide and yung views kasi and yung parang feedback from the audience, yun na yung like, it's a testament na you're doing good, di ba? Parang you provide great entertainment to them. So, deserve, di ba? Deserve. Deserve, as we always say it here. But so much of that, masyado tayo nag-enjoy sa topic natin. I get, nakaka-enjoy naman talaga. It's very entertaining. Yes. Before we continue, Sam, we have a surprise for you. Asa na ba yung, dinala natin, labas po yung guys. Nag-invite po kasi kami ng member ng NCT. Pasok, medyo. Hindi palabas na lang. It's something we always do sa mga guests namin. Sila din, yung last week, lalo na, nagulat yun, si... Nastasha. Nastasha. Si Miss Cherry Calorns, maybe nadaanan mo siya, nagtuturo siya ng... like Hangul. Hangul on TikTok. So she was our guest previous last guest. Week. So, but don't worry, fun game lang naman to lighten up the mood. Okay. Let's do away from... Kinabahan siya eh. Oo, nung tinatype ko to, ako din eh, kinakabahan. Kasi sabi ni Lloyd, pag ginawa mo yan, imagine mo, sinasagutan mo na din. Eh ako naman, the struggle is real. So Lloyd, ano ba tong surprise natin guys? Nakakaba naman yan. Magkakabahanan ako ba? Diyan nga si Joseph, pwede mag-call a friend. But anyways, so the mechanics of the game is very easy. This is a fast talk game, but with a twist kasi we prepared 10 questions for you about NCT. And Sam, all you have to do is to answer the questions as fast as you can. Okay. So as simple as that, wala naman pong mga physical ang gagawin dito sa podcast. Very, ano lang, chill lang. So Sam, are you up for the game?
Yes. So, since usually kasi ang past talk, ako lagi yung nagtatanong. For this episode kasi, since Jas is an NCT fan, so binigay ko na sa kanya yung opportunity. Nag-giveaway. Nag-giveaway. This is very, ano, parang episode. Mm-hmm. So, Jas, ikaw na. Go, go. So, first question, Sam. Ready ka na ba? Okay, ready first. Na. Your NCT 127 bias. Taeyong. Taeyong. Your bias in wavy. Henry. Oh my God, magkakasundo talaga tayo. Oh my God. The most stylish member. Taeyong. A song you can listen on loop for an entire day. Emphal. My first and last. Oh wow. Your ultimate bias wrecker. Hedge. Ay, oh. Mark. Mark. Medyo confused na po tayo. Your first bias and your bias now. Jeno and Hechan. Best NCT album. Best NCT? Album. Album? Hello, oh. Future? Oh, wow. Then, the member you relate to the most? Echan. Okay, this is the last one. If you can switch lives with a member for a day, who would it be and why? Ganyan talaga yung last question. Oo. Ako, mamili ka ng ayos. Baka magkatotoo yan. Of struggle. Course, si Mark, kahit bias ko si Hechan, si Mark talaga pipiliin ko. Like, oh, wow. Alam naman natin si Mark, di ba? Tahimik lang. That's joke. Yun, ba't nga ba si Mark? Nakakaano to. Surprise! Kasi, nakikita naman natin siya yung pinaka, lahat naman siya talented, di ba? Pero sa nakikita natin, siya yung pinaka sobrang talented sa nakikita ko. So, why not Mark, di ba? Like, nasa kanya na lahat. That's true, though. Wait, I'm just curious lang din, since na-mention yung last question. Ikaw ba, Jas, from your end, if magsiswitch ka ng lives, kanino? Sun City, since para sa kayo NCT fan. Wrap up na natin to, de joke. And then, sino? Dalian mo, sino? Siguro for switching lives. Si Win-Win, para love ng lahat. Yung ano, yung nasa wavy. So, I guess, nakaka-curious yung for a day. Ano kaya yung a day in my life as Win-Win? Tsaka alam mo yun, we all know naman na si Win-Win yung parang, if nandun siya, nandun lahat ng Neo. So, oo. So, it's Win-Win sa akin. Okay, interesting. Good for you. Ano din ako doon ah? Kinabahan din ako doon. So, kamusta naman po ang ating mini fan game, Mr. Sam? Medyo na-pressure ka po ba? Hindi naman talaga yung mga tumbang preso, gano'n. Okay naman, masaya naman. Pero nagulat lang talaga sa last question. Yung expect na ganyan yung last question, no? Sabi ko kasi kayo, Joss, nung kinagawa naman yung script. Like 23 dapat. Members, sino doon? Ang dami-dami noon. Sino kaya mapili ko doon? Oo nga, ano, kaya din siguro diba? Nahirap po nung... Nahirap. Pwede naman, oo. Sabay madadagdagan pa, di ba? Pero kinagawa nga namin to. Sabi ko, oh, if ako si Sam, ano sagot ko dito? Nahirapan din siya. Oo, it took a while. Hindi siya yung usually na dedetso nating type. May mga iniba tayo. And then sabi mo nga, yung last question, like ko yan. Maganda yan. So, yun. Thank you for participating sa surprise namin. But sad to say, we are down to the last set of questions, Sam, that we want to ask you. Ito, if you get a chance to meet NCT or other, yung favorite groups mo, yung na-mention mo kanina, what would you say? Kapag nakikinig sila. First, I would like to say thank you to them, di ba? Sa mga hard work nila, sa mga binibigay nila magagandang performance, di ba? Sa mga music video na ginagawa na for their fans. Thank you kasi NCT sila. Without NCT, wala rin NCT Zen. Yan. Yun na, simple lang. Beautiful. I like your answer. But what can we expect for your future contents on your TikTok? So, since nabubuhay tayo, so may time na baka mag-stand pa ako ng ibang group. So, expect nyo sa akin sa TikTok contents ko, sa TikTok accounts ko, na mag-content pa ng ibang K-pop content. Not only NCT, Red Velvet, The Boys, but expect more. So,
di man ako magbibigay ng less, di ba? So, sa mga followers ko dyan naniwala sa akin, mag-wait lang kayo. So, magko-content pa ako ng iba. And iba pang random contents na sobrang related. So, yes. Yun. And then, I'm sure yung followers mo will really look forward to that. Yeah. So, very exciting. And kami din, di ba? Lalo to si Jas, nako. Alam ko yan. Kilala ko yan. But anyway, since you mentioned your followers na din, what's your message to them? Ayun. So, mga nagsusupport sa akin, especially NCTzens, sa ibang fandoms, kasi hindi lang sa NCT fandoms yung mga nakukuha kong followers and supporters. So, may iba rin mga ARMY, kasi related din sila, mga multi-stan. So, thank you guys to those who still supporting me, lalo na from the beginning till now, di ba? Thank you so much guys, because you are the reason kung bakit ko ginagawa to. So, doing a lot of K-pop, funny contents, random stuff, dancing. So, yun, thank you so much guys, your support is gratifying. So, thank you for your support. For sure ma'am, like, kapag gabas tong podcast, hopefully mapanood din nila and malaman nila or marinig nila yung message mo for them. So sweet naman. So, ayun, before we wrap up this show, is there anything you would like to promote sa Annyeong Kwento Mo podcast? May papromote man ako, mga friends ko. sure. Mga content creator. Shout okay lang din. Shout out sa inyo, guys. Sikat na ako. So, ito, thank you guys sa mga gusto ko rin pasalamatan yung mga co-influencer ko, not influencer, mga content creator. Yeah. Co-content creator na TikTok creator. Thank you so much guys sa mga support niyo sa akin. Sa mga friends ko na nag-stay pa rin, 'di ba? Sa mga kapag nagda-down ako. So, thank you. Ayun. How about your social media accounts? So 'yun, kung since nasa topic natin is TikTok, so don't forget to follow na rin me on TikTok to watch some NCT contents, K-pop contents, funny contents. Makaka-relate din naman kayo. So, sa Instagram ko naman, kung gusto niyo ako follow, guys, follow me on my Instagram, samvalenzuela0217. Ayun. So, sa mga listeners natin dyan, ayun na, alam niyo na yung mga account. So, the least you can do is to click that follow button, di ba? Para maging ano din kayo, ang tawag dito. Para ma-updatein kayo sa mga future contents na ilalabas ni Sam. Yeah, and that's right, Lloyd. Make sure to give Sam a follow sa kanyang mga social media accounts. And which you did, di ba? I did, oo. I don't know if nakita niya yun. Seryoso ba? I think pinafollow mo na siya right before pa. And then, nung nagawa tayo ng script. Nung nagawa ng script, ayun. Ini-stock natin siya. So, ayun. Guys, give him a follow. And of course, like always, just a little yung takeaway from every episode. We always do this sa Annyeong Kwento Mo. I really like yung sinabi mo kanina na just be happy. Wag mo ano yun yung wag, don't interfere on things that make people happy. I think na-mention ko to kay to one of our episodes. I think kay Nuna because she also mentioned na for her, what keeps her happy is watching K-dramas. I think that's our third or fourth episode. So, yun din yung realization ko. And as long as wala kang tinatapakang tao, you do what you do. So, that's something I'll remember and I really liked about this episode. For sure na naman ako sa sagot mo. Ano ba yan? Ako naman, with my realization, for today's episode of our podcast, since we tackled yung sa discussion about sa the discrimination that fanboys parang that they get, di ba, when supporting a K-pop group. Siguro, my realization lang talaga is, alam mo yun, in this world full of judgment talaga, ang kailangan mo lang talagang gawin is to alam mo yun, continue breaking barriers lang talaga for those people na na-experience yung ganung bagay. And with some, di ba, when you have a platform that you can use to influence others or to at least educate yung mga taong mga ganun tao at somehow di ba parang nalelessen or parang hindi naman totally natin naiiwasan pero kahit pa paano di ba parang there's a chance na may mga taong na may educate and
And for that, di ba, parang hindi na ma-experience ng mga future fanboys yung mga na-experience ng mga tao. Kasi, aminin na natin, mahirap talaga. Like, ang hirap patunayan ng sarili kung nabawala sa sitwasyon kanila. Kasi, aside from perhaps na-brainwash na sila with about K-pop, ang kailangan mo na talang gawin is to prove them wrong. So I guess that's what yun yung pinaka-importante. And for as long as you mentioned you're happy with what you're doing, with kung ano entertainment na nakukuha mo sa K-pop, alam mo, hindi na nagmamatter yung sasabihin ng iba. So, ayun. Beautiful. Agree ako, Lloyd. That was really amazing. Once again. Ito so beautiful mo. Anyway, go. In behalf of Pinoy Soul Radio, Sam, we would like to thank you for accepting our invitation to our podcast. Thank you din. Yes, and ayun na. Sobrang happy. Oh, nga sana like naging memorable yung first guest din. Kaka-entertain din, syempre, di ba? Hopefully first time. Oh, yun. Hopefully ayun na pull off naman yung first time mong guesting sa isang podcast. And ayun nga, thank you for spending your time with us, and super fun interview to, and we really enjoyed getting to know you better, and lalo na si Jas, di ba? As someone na fan ng NCT, for sure nag-enjoy talaga siya with this episode. So, ayun, maraming salamat talaga for accepting our invitation. Thank you din. Thank you guys. Thank you so much. You're very welcome. And to our dear listeners who are tuned in with us today, thank you very much, guys. I hope you enjoyed today's episode with the N-Citizen Sam, so you can check him out on TikTok and his other social media account. For sure. So now we have reached the closing part for today's podcast episode with Sam Valenzuela. And with my famous line, as much as we want to extend this podcast, our time is up. And that is it for this week's episode of Annyeong Kwento Mo. So make sure to stay tuned with our next guest. We can't say kung confirmed na yung you bigating guest. Bigatin. We can ano bang magandang spoiler? Naabangan na lang nila. Kasi as of now, hindi din tayo sure if it's a yes or no. Pero it's we're getting there. Ate, mahalay mo naman. Let's claim it na. Sige, ikiklaim na natin. Medyo kinakabahan din ako sa kanya. So make sure to stay tuned, guys. Yes, and as usual, Jas, very excited talaga ako with all of the upcoming episodes pa na lalabas natin sa Annyeong Kwento Mo podcast. And also, make sure to catch the other shows on Pinoy Soul Radio, like PS Pa-Request with DJ Sam G every Monday, and Pinoy Soul Top 20 that is live every Friday. So make sure to vote for your favorite K-pop songs by following the format posted on our Twitter account. It's at Pinoy Soul. And also, another shameless plug, follow me on Instagram. It's at Lloyd Bagos X. And just for sure, may pa-promote ka, please do so. Oh, yung IG ng NCT. De, joke lang. yes, we also have yung mobile app, Pinoy Soul Radio, for Android users, but soon for iOS. Also, like our Facebook page and visit our website, both is pinoysoul.com, to get the updates with our latest contents. And also, again, replays of each episode that premieres for the week will be available the following week on our YouTube channel, Pinoy Soul, every Wednesday. So make sure to subscribe for you to get notified. And shameless plug na din, follow me on Instagram, guys, at jask_d08. Just do it now. Very witty. Well, I guess that's it for today. This has been Lloyd. And I'm Jas, and you're listening to Annyeong Kwento Mo, where we will talk about lifestyle, music, and culture in both Philippines and Korea. Yes, tune in next week for another fun and exciting episode only here at Pinoy Soul Radio. Annyeong, bye! Just listen to Annyeong Kwento Mo podcast with Lloyd and Jas, where we talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Catch us again next time, only here on Pinoy Soul Radio.